Nakuha mula sa isa sa mga naarestong suspect sa Cumbao ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves ang ilan sa mga larawan ng pamilya de Gamo at mapa papunta sa kanilang bahay. Narito ang ulat. Maliban sa mga baril, bala at mga pampasabog na recover ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kay Nigel Electrona ang mga larawan ng pamilya de Gamo at maging ang mapa sa kanilang bahay. Si Electrona ay isa sa mga naaresto sa isinagawang raid sa compound na pagmamayari ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves nitong Biyernes. Siya ang tumatayong Chief of Security Officer ng compound. Accordingly, itong si Nigel ay kasama po sa naging pagpaplano at in fact, siya po ang tumulong dito sa ating mga gunmen para po i-casing at i-surveillance po itong bahay po ni Governor de Gamo. Dating Police Electrona na naka-assign sa Dumaguete City pero natanggal sa serbisyo noong 2017 matapos masangkot sa illegal na droga. Dalawa pa sa kanyang mga kasamahan ang naaresto rin sa naturang raid. Welcome development naman para sa pambansang pulisya ang sinabi ni Pride Teves na handa siyang makipagtulungan hinggil sa mga nakuhang armas sa kanyang property. Kailangan po niyang ipaliwanag kung bakit napakaraming baril po ang narecover po sa loob ng mismong compound na nasa kanyang pangalan. Una nang sinabi ng PNP na isa sa ilalim sa ballistic examination ang mga baril na narecover upang malaman kung nagamit ito sa iba pang insidente ng karahasan sa Negros Oriental. Nagpahayag naman ng tiwala sa Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na malakas ang ebidensyang hawak nila laban sa mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo. Magugunit ang sinabi ng Justice Department na isa na si Negros Oriental Representative Arnie Teves sa kinukonsiderang utak sa krim. In the light of the recent developments, the Special Task Force is very confident that we are nearing to the end of unmasking the masterminds behind the shocking and gruesome murder of Governor de Gamo. Kasunod nito, mariin ang panawagan ng pamahalaan sa mga sangkot sa pagpatay sa gobernador na sumuko na sa mga otoridad. Lumabas naman kahapon ang resulta ng inquest sa 6 na suspect sa pagpatay kay de Gamo. The resolution recommends the filing of sets of information against the 6 respondents for 9 counts of murder for the killing of Governor de Gamo, Jesse Botay, Jose Marie Ramirez, Jomar Canseco, Crispine Valega, Florence Kinikito, Joseph Retada, Michael Gidan Fabigas, and Jerome Makiling. They will also be charged with 13 counts of frustrated murder and 3 counts of attempted murder. Bea Bernardo para sa Bayan.